Hello po sa inyo. Today ho, magbabakas po tayo ng breaker dahil sa tingin ko nag-overload na po to. O may diferensya na yung breaker na to. Kaya samahan niyo po ako. So 20 ampere ho siya. Load siya ng dalawang freezer na 3-door Brema. Ang gagawin natin is i-remove po to. So makita nyo nakatrip siya. Kaya siya nakatrip dahil nag-overload na nga siya. Meaning maaaring mahina na yung breaker. Yung 20 ampere na talagang rating niya is bumaba na. So mapansin nyo wala tong breaker na main. May main to pero nandun sa isang panel board. So hindi ko to papatayin. Terminate natin to ng live. Guys, natanggal ko na ho yung breaker natin. So ito na ho yun. 20 ampere. So mainit ho siya. So itong kagandahan ng breaker na to, nakikita nyo kung nag-trip siya o hindi. Bukod dun sa lever niya is meron siyang indicator na pula. So pagtanggal nito, ito lang yung clip na yan. Yan. Kailangan iangat nyo itong clip na to, then iangat nyo siya. So para ring natural na breaker na parang nakapin din sa pinaka bus bar, pero ang kinaibahan niya is meron siyang clip doon sa likod. Kaya kailangan iangat nyo muna yung clip tsaka nyo ipasok ulit ng panibago. Papalitan po natin to ng isa pang panibagong breaker. So ito muna ang itatry ko. Titingnan natin kung mag-overload pa rin siya at magtitrip. Yung napansin ko sa breaker na tong isang tinanggal natin ay sobrang init niya na. So itry naman natin tong isa. Baklasin natin. Yung breaker na ipapalit po natin, ano lang ho yan, same rating lang ho. Ang kagandahan po ng breaker na to, meron po siyang indicator yan. Namumula siya kapag nag-trip. Ibig sabihin may trouble o nag-trip yung breaker. So pag inop po yun, nawawala uli yung pula na yun. So makita nyo dito, ito naka-reset siya. Wala siyang pula. Ito lang ang kagandahan ng breaker na to. Soft touch siya, then may indicator para makita kagad kung ano yung nag-trip. So ito po yung nag-trip na breaker o nag-overload. So ramdam na ramdam pa yung init niya. So sana overload siya para okay na yung uli yung unit natin at mapatakbo at maayos uli. Ito sa tingin ko nag-overload na o mahina na yung breaker na to, kaya pinalitan ko. Pag ganun pa rin at nag-trip pa rin ay maaring yung unit na naman ang may problema. A few moments later. Maingat ko pong kinakabit to dahil naka-live po tayo. So kailangan double safety po ang gagawin natin dito. So sinusuot ko yung breaker doon sa bus bar. So hindi siya blade type. So sinusuksok po siya. Make sure ho na yung Phillips screw nyo ay isolated. Walang bakal dun sa ibabaw para hindi kayo makuryente habang
tinotornilyo niya yan. Kasi yung tinotornilyo ko, live ho yun. So, kailangan isolated yung Phillips screw na gagamitin nyo. Huwag nyo pong hahawakan yung pinakabakal niya. So, doon din sa kabilang side, naka-off naman ho yun. Okay lang yun. Pero yung doon sa kanina, hinikpitan ko sa gitna, ay live po yun. So, makita nyo, binalik ko na uli. Yan, yung kulay dilaw na yan. So, i-reset na uli natin ho yan. O, na-reset ko pala. Na-reset ko na. Na-on ko na yan. So, mga live po yan. Tumatakbo yan. May kuryente. So, sa mga bago pa hong nanonood sa akin, please subscribe, like my channel, and push the button. Natapos na po yung pagkabit natin ng breaker. Please subscribe na rin ho sa aking channel and push the notification bell.